Sa isang hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi, "Innal mu'min fi qabrihi la fi rawdatin khadra." Tunay ika na ang isang taong mananampalataya sa kanyang libingan, kubur, ay parang nasa hardin na luntian. Mayamang hardin. Masaganang hardin. Fayurhabu lahu kabruhu sab'una diraan. At sasalubungin siya ng kanyang libingan ng 70 talampakan o diraan, siko. Ito ang panukat nila nung unang panahon na naglalarawan na meron kang malawak na lugar doon, hardin na malawak, sab'una diraan. At wayunawwar lahu kalqamari laylatal badr. At paiilawan ka doon sa iyong libingan katulad ng ilaw ng buwan ng Badr o yung pinakamaliwanag na buwan, full moon. Meron kang maluwag na lugar, meron kang luntiang hardin, at meron kang mailaw na lugar. Yan ang libingan. Napaka-ginhawa, napakasarap na may ibilang tayo ni Allah na magkaroon ng ganitong uri ng libingan. Amin, ya Allah. Yung mga kapatid sa Islam, ang kubur ay isang dimensyon. Hindi ito basta naiisip natin na libingan na madilim, isang dimensyon. Ito ay libingan, tinatawag na kubur, libingan, pero may mga nagaganap doon at ang ilan sa mga magaganap doon ay binalita sa atin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa isang hadis pa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadukum idha mata urida alayhi maq'adahu bil ghadati wal 'ashi." Tunay na ang isa man sa inyo kung namatay na at siya ay nasa kubur, nasa libingan, araw at gabi ipinakikita sa kanya ang kanyang upuan na mapupuntahan. Kung siya ay ahlul janna, subhanallah. Kung siya ay taga-paraiso, araw-gabi ipakikita sa iyo, yan ang pupuntahan mo, yan ang pupuntahan mo, ikaw ay sa paraiso, ganyan ang biyaya mo, kung ikaw ay taga-paraiso. Kaya nadadagdagan ng kasiyahan mo kung ikaw ay nasa kubur. Subalit, kung ikaw ay ahlun nar, kung ikaw ay mapupunta sa impyerno, wal-iyadu billah, bil-gadati wal-asiji, araw at gabi, ikaw ay sinasabihan ng mga nando sa kubor, yan ang pupuntahan mo, yan ang pupuntahan mo, doon sa impyerno, wal-iyadu billah.